Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na mga kaganapan po ngayon sa social media. Siyempre, especially na naman po yan sa Aldab Nation. Medyo nakakalungkot po, mga Kaldab, dahil wala po si Mengay sa Itbulaga, wala rin sa Itbulaga si Alden. Alam naman po natin na naka-live ngayon si Main Mendoza dahil nga po sa personal matter. Ano kaya yon, mga Kaldab? At wala naman po si Alden sa Itbulaga dahil nagte-taping na nga po ng pelikula nila ni Julia Montes. Pero bago natin ituloy itong napakagandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senior. Alam niyo po ba na masayang-masaya ngayon ang ilang mga main fanatics sa Tarmain? Dahil wala nga po daw si Alden, dahil wala nga po na mapapanood at makikita. Pero hindi po ba nila naiisip na baka sumunod din si Mengay? Hindi po nila naiisip na kapag ka nawala tuluyan si Mengay at si Alden sa Itbulaga, eh baka hindi na rin po natin makita si Mengay sa Itbulaga. Yan po, eh base sa mga komento, base sa mga kumakalat, at base na lang po ito sa mga naglalabasan, lalo na po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Pinapakita ko lang tong video na to, mga Kaldab, dahil ito yung mga panahong masaya pa po tayo. Ito yung mga panahon na kung saan kapansin-pansin nyo naman po, di po ba, yung mga kaganapan ng dalawa. Pero ako, mga Kaldab, nalulungkot lang po ako dahil hindi nga po natin makikita si Mengay, hindi nga po natin makikita si Alden, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan eh ang real life couple. Di po ba? Ako, nalulungkot ako, mga Kaldab. May mga bagay-bagay po kasi. Na, kumbaga, yung mahirap pong ipaliwanag na bakit nga po dumadaan ito sa atin, bakit nga po ba mas lalong pinapahirapan ng Aldab Nation, bakit ganito yung nangyayari na mapapanood natin tapos hindi babalik, tapos yung tipong mapapanood natin siya mga isang linggo pagkatapos mawawala uli, di po ba? Yung tipong masyado tayong pinasasabik ng Itbulaga. Gaya ngayon, mga Kaldab, may movie si Alden. Ibig sabihin lang po talaga niyan, mga Kaldab, wag na po nating asahan na itong taon makapunta na naman si Alden. Alam nyo naman po, pag siniwerte-swerte, tuluyan na namang hindi natin makikita si Alden sa Itbulaga. Real talk to, mga Kaldab, naalala nyo yung Star PH, taping lang yun ng teleserye, ha? Pero ito, syempre, movie to, mas matagal to, maabot to ng, kumbaga, ilang buwan. Real talk to, mga Kaldab, mas matagal to, pero gaya ng sinabi ko, depende na lang to kasi magpo-promote pa po ito. Tapos kung ano-ano yung gagawin ni Alden, hindi ko lang alam kung babalik siya sa Itbulaga. Wala naman pong makakapag-predict niyan eh. Wala rin makapagsasabi, wala naman pong binibigay na update. Si Mengay naman po, ganun din. Di po ba? Lalo na po kapag may mga kaganapan. Ako lang naman po, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa pananaw kung ano yung magiging senaryo. Kasi ngayon, mga Armin, masayang-masaya dahil wala nga po si Alden sa Itbulaga. Pero ang hindi nga po nila alam, mga Kaldab, paunti-unti rin po yung ibang mga main fanatics sa Tarmain, malungkot din po dahil nga po sa nangyari kay Mengay at kay Bossing. Kaya po siguro, mga Kaldab, ito rin yung nakikita kong rason kung bakit nga po nag-quit si Mengay o nag-quit, kumbaga humingi muna ng bakasyon dahil nga po sa ganitong sitwasyon. Yung tipong kumbaga hindi kinaya siguro ni Mengay o masamang masama loob ni Mengay dahil hindi nga po siya napili.
Tapos yung pumalit pa sa kanya ay kaibigan niya, kumari niya, di po ba? Dapat ako, mga kaaldab, sabi nga po nila, dapat hindi muna tinanggap ito ni Ma, dahil alam niya na parang inagawan niya si Mengay. Ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Alam din to ng mga main fanatics, kaya nga po yung main fanatics, kumbaga yung iba nagkikomento, yung iba hindi. Pero sa loob po niyan, mga kaaldab, nag-iisip na po yan. Po ba? Kasi si Maha, ito ah, ang daming project po talaga ni Maha. Maka, sa mga hindi po nakakaalam, ang daming show niya, may show yan sa TV5, tapos may show yan sa ABS-CBN, yung bagong teleserye nila. Hindi po ba? Sunod-sunod at hindi po ito nawawala ng, at masabi natin na babakante. Kaya nga po, minsan wala siya sa Itbulaga dahil may taping din po siya. Hindi katulad ni Mengay na kumbaga main goals lang, wala na. Kumbaga hindi na makikita pa, at sa main goals naman puro taping na rin. Tipo ba, yung tipong sa bagay, mga kaaldab, wala po tayo sa posisyon para ipilit 'yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbaga magbigay ng mga saloobin po natin. Ang sa akin lang sinasabi ko lang po sa inyo ang mga nagiging opinion at nagiging komento po ng kapwa Armin at main fanatics, o yung mga Armin at mga kapwa main fanatics po ng iba. Sabi ko nga po sa inyo, dumidepende na lang po ito sa mga kumakalat. Basta sa akin lang, mga kaaldab, nalulungkot ako dahil hindi nga natin mapapanood si Mengay, pero tapos pagdating sa Itbulaga wala pa, hindi po ba? Kaya yung iba nagsasabi na, oh, okay lang yan. Hindi po, wag po kayo maniniwala sa salitang okay. Yan po yung katotohanan. Mga ipokrito po yan. Sinasabi nilang okay, pero sa loob po nila, ano yan, guilty yan. Bakit ganito? Bakit walang update sa amin si Mengay? Bakit walang update si Mr. Spotted? Pinabayaan na po ba kami nila? Nakauwi na ng Pilipinas, pero wala pa rin ganap. Hindi man lang kami pinaparamdaman. Anong klaseng mga artista to, nagkaroon nga ng Instagram, nagkaroon nga ng Twitter, nagkaroon nga ng Facebook, pero tamad mag-update. Tipo ba, ang daming followers? Mabuti pa yung ibang mga artista na kahit ko konti followers, ang sipag magbigay ng update. Gaya po ni Maha, o baka may mag-react na naman, o Maha na naman yan, Mr. Destiny. Baka gustong-gusto mo lang si Maha, pinopromote mo. Hindi, para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga Armin at sa mga main fanatics, si Maha masipag po magbigay ng update. Kaya nga po yung ilang main fanatics lumipat kay Maha eh. Kasi doon nakikita nila si Mengay, doon nabibigyan sila ng update kung nasaan si Mengay. Hindi po ba? Hindi katulad ni Mr. Spotted, ni Mengay talagang, although nagpo-post naman po si Mengay ha, i-remind ko lang ha, baka may mag-react dyan, nagpo-post po si Mengay, pero hindi po katulad ng kay Maha na talagang todo bigay po yung update, kung yung sa kasal, di po ba, sa barko, sa mga kaganapan, iba po sila ni Mengay. Para lang po klaro ha, mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab ha. Tutok na lang po kayo sa pinakasariwang update pa, babato natin maya-maya lang.